Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, saan ko nga ihahambing ang mga tao ngayon at ano ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batbatang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinutugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nananambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak, at sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba, at sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isa sa mga katotohanan sa buhay ng tao na nararanasan ng bawat isa sa atin sa kasalukuyan ay ang katotohanan ng pag-iisip sa higit na mahalaga sa buhay natin. Sabi nga po, ilan sa mga bagay na binago sa atin ng pandemyang ito ay yung magkaroon tayo ng kamalayan kung ano ang higit na mabuting dapat na magawa natin lalo tigit sa kasalukuyan. Marahil ito rin naman talaga ang natural sa buhay ng tao. Yung siya ay mag-isip kung ano ang mabuti. At ang pag-iisip kung ano ang mabuti ay hindi lang yung pag-iisip para sa kabutihang pangsarili, kundi ito yung pag-iisip para sa pangkalahatang kabutihan. Sa Ebanghelyo napakinggan natin kung paanong sinasabi ni Jesus, saan ko nga maihahambing ang mga tao ngayon? Sabi niya, ito ay maihahalin tulad sa mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinutugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumasayaw. Nananambitan kami, ngunit hindi kayo tumatangis. Mga kapatid, sa maraming mga nangyayari sa kapaligiran natin, sa karanasan natin sa buhay araw-araw, sa pakikibaka natin sa kasalukuyang pandemya, marahil dapat higit tayo na magkaroon ng tainga na handang makinig kung saan tayo dinadala ng Diyos. Nang mata na handang sumaksi kung anong pinapamalas at pinapakita ng Diyos sa atin sa kabila ng lahat ng ito. Ng kalooban na handang dumama, lalo na sa katotohanan na tayo ay hindi nabubuhay para sa sarili lang natin, kundi nabubuhay tayo para sa tinatawag na pangkalahatang kabutihan. At mula doon, nagagawa nating mamuhay sa higit na mahalaga. Nagagawa nating yakapin kung ano ang dapat at kung ano ang tama. Sinasabi po sa atin sa unang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, kung paanong mayroong tatlong bagay na mahalaga sa buhay ng tao, yung pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. At kung titingnan sa tatlong ito, anong higit na dapat na manatili, yun ay ang pag-ibig, sapagkat kapag ang isang tao ay mayroong kakayahang umibig at umiibig, wala siyang ibang hahangarin kundi kung ano ang mabuti, kung ano ang tama. Magagawa niyang magpatuloy sa buhay kahit na mahirap dahil sa pag-ibig. Magagawa niyang manatili sa kabila ng mapanghamong sitwasyon dahil sa pag-ibig. Magagawa niya na tumulong, magmalasakit at magmahal dahil sa pag-ibig. Pero ang taong hindi nagmamahal ay ang taong laging bingi, laging bulag, laging walang pakiramdam. Ngunit ang pag-ibig ang magbibigay pala ng buhay. Ang pag-ibig ang magbibigay ng alam. Ang pag-ibig ang magbibigay ng maliwanag na pagtingin para gumawa tayo ng mabuti, lalo tigit sa mga taong nasa paligid natin. Mga kapatid, nawa po sa pagpapatuloy natin sa buhay na ito, taglayin natin ang pananampalataya. Taglayin natin ang pag-asa. At lalo tigit taglayin natin ang kakayahang umibig. Sapagkat dito lang natin magagawang marinig, masaksihan, at madama
ang pagkilos ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen.